everyone, this is Taishin Macaroli, and for today's vlog po, if you can see, kasama ko po ngayon ang nag-iisang jowa po ni Gwen Comang, Jonathan Bugay. Siya po ay si Lalang. Lalang na po yung nakasanayan namin kasi pag nandun po sila sa bahay po ni mga Brenda, lahat po na tinatawag sa kanya is Lalang. Pero yung totoong name, Christopher. Ngayon na araw na po is birthday po niya. Birthday po niya, mag 28 po siya. Tapos, inibitahan niya pa ako na pupunta dito sa kanilang lugar at saka sa bahay niya. And in fairness po, nabuso po ako sa food. Ayan, thank you so much. At kasama ko po ngayon si James na nag-birthday sa kanila. Actually po, hindi na ako sana pupunta dito kasi alam niyo naman, Char. Ito na nga, kasi ngayon, gusto ko siyang interviewin. Kasi, sa nakikita niyo po sa vlog ni Mama Gwen, hiyain, ayaw niya magsalita, medyo hindi po siya sanay sa camera. So ngayon, na-convince ko po siya na interviewin, kahit po masakit po sa kaloob-looban niya po. So ayan na nga, diretso-diretso na tayo, wala nang ka-eme-eme. Ito yung first na tanong ko sa iyo. Mahal mo ba si Gwen? Oh, ayan. Oh, totoo. Bakit? Kay Gwen. Bait. Malaga. Si Gwen. Grabe. So, pero 3 months na kayo, di ba? 3 months. Tapos, sino yung mapiko ay pikunin sa inyong dalawa ni Gwen? Kayo dalawa. Sino yung seloso? Nakitindihan sila. Ang ganda ng love life nila, no? Tapos, sino yung ano yung nag-first move na like bigyan kita ngayon lang ng damit, ganon. Yung anong tawag yun, ha? Yung sinusurpresa ka ba sa baga? Yung hindi mo alam yung gagawin niya? Yung may binibigay lang siya? Si Gwen? Ano bang klaseng sa akin, ha? Sa akin, kahit hindi po kami magjowa po ni Mama Gwen, feel na feel ko po at dama-dama ko po kung paano siya mag-alaga. Pero hindi ko po alam kung paano niya inalagaan yung jowa niya. Kasi, di ba, hindi tayo magkapareho. Hindi tayo magkaparehas. So ngayon, ito yung, kasi ang daming nagtanong, ang daming nag-request sa akin, interviewin ko daw si Lalang. At alam nyo ba, guys, ang tagal na namin nagsama nito, ha, na nagsila ni Gwen, pero hindi ko po alam yung anong pangalan niya. Tinatawag niya lang po, tinatawag ko lang po siya na Lalang. Pero yung totoo, pero sa'yo, okay lang sa'yo, tawagin ka namin Lalang. Oo, kasi lahat po ng social climber, oo, Lalang yung tawag. Oo, pero hindi po namin alam kung nasiselos ba si Mama Gwen na tawagin namin siyang Lalang. Siya po yung Lalang ng taon. Ano, ito na lang yung tanong ko kasi si Gwen 35 tapos ikaw 28. Okay lang. Okay lang ba? Sa parents, open kayo. Open. Walang problema, walang disturbo. Yan yung maganda, no, kasi sa amin ni James, ha. Ako 25 na tapos si James, ako mag 25, si James mag 19 pa lang. 'Di ba? Mas pero open naman, open. Walang problema. Basta daw alagaan ko daw yung anak mo. Kasi ito, ha, kasi si Gwen, alam naman ng lahat, diba si Gwen, siya na yung kalalaga, ang nag-aalaga ng mama niya. Tapos, ngayon, meron siyang jowa. Ang dami kasing nag-comment na ng mga bashers na, Gwen, punta ka na naman sa bahay mo, huwag ganun puro lala. Ano yung masasabi mo? Ano yung sa side mo, ha, ano yung gusto mong sabihin sa mga ganyang issue? Wala sa akin. Hindi naman siya palagi mo. Tapos sa, ano lang, sa isang buwan, mga dalawang beses lang. Sa isang buwan? Tapos, actually, si Gwen talaga, guys. Parang hinahati niya ang oras niya. Siyempre, hindi naman sa lahat ng oras. Ang dami kasi, 'di ba? Ang dami ng kapatid nila Gwen. Apat sila tapos puro lalaki. Ay, apat pa sila. Lima. Ay, lima sila pero nandun sa bahay tatlong lalaki. Siyempre naman bigyan naman po natin self natin na yung freedom, maging masaya, ganun. Hindi po sa lahat ng oras po ay ang lahat ng oras ni Gwen ay nakailalang. Mga
sabi nga niya, twice a month pupunta dito si Gwen sa kanila. Hindi naman po parate. Tapos, alam naman po namin lahat, mga social climber, lalo nga si Mama Brenda, alam po namin lahat kung gaano kamahal ni Gwen, yung mama niya. Hindi naman sa nagka-jowa si Gwen, tapos iwan niya yung mama, hindi naman po sa ganun. Kaya, kasi ang dami natin nagbasa mga comments, mga bashers. Alam niyo ba, bashers? Char lang, hindi. Focus tayo sa mga interview. Ano yung masasabi mo kang Gwen? Ito na lang. Kung mapanood mo ito, Mama Gwen, sigurado ako, kikiligin ka. Kasi hindi ka po maganda. Ito na lang. Anong masasabi mo kay Gwen? Masasabi mo lang. Lakas mo ubos. Ano lang? Ingat lang siya palagi. Dito na ako palagi. Sweet, no? Mati, iyak ka, oy! Kasi ngayong araw na ito is birthday na po niya. Tapos, siguro, sinurpresa ka ni Magwen or alam mo na? Alam mo? Hindi ko kasi yung experience. Totoo. Kasi ang mas maganda po yung Mama Gwen. Lahat po silang dalawa mature. Hindi na po sila nag-a-adjust sa isa-isa. Kasi alam nila po anong gagawin. Sa akin po na po. Ano ito na lang. Ano ang pinaka-importante sa lahat na pumasok si Mama Gwen sa buhay mo? Before single ka pa. Tapos ngayon pumasok na si Mama Gwen sa iyo. Ano yung ayaw mong gawin kay Mama Gwen para mahiwalay siya sa iyo? Iba na kasi ngayon kasi meron akong jowa, di ba? Hindi ko na nagagawa yung mga tulad ng gala. Kasi ayaw ko magalit siya. Seryoso na ako sa kanya. Dati kasi noon lang, di ba? Nung gumating siya, seryoso na kasi ayaw ko na masaktan siya at saka ayaw ko mawala siya sa akin. Totoo. Kasi nakilala sila last December. Oo. Christmas party po ng social climber. So sabi ni Mama Gwen, hindi pa po siya nakarating doon sa venue. Sabi ni Mama Gwen sa akin, Taishin, ikaw na pong magsundo sa bisita niya daw. Tapos hindi pa sila nakikita in person, chat-chat lang, di ba? Sabi ko kay Mama Gwen, sino yan? Sabi niya sa akin, basta sunduin mo lang. So ganon, hindi ko po siya nasundo. Siya lang po yung pumunta sa room. Siya yun, dun sila nagkakilala, nagka-jowa agad. First love and... Ha? Sa dating app kayo nakilala. Ano ba yung blow it? Ano yun? Grindr? Nako, Gwen! Malandi ka, Gwen! Sa Grindr, nakakilalang bakla, hayop! Ngayon, alaman na po natin na si Gwen pala ay gusto niya na po ng mga dating apps. Ito ha, ano yung hindi mo gusto na mangyari except sa mawala si Mama Gwen sa'yo? Sa life mo ha, sa life. Anong hindi mo gusto na mangyari sa buhay mo? Like, ano yung hindi mo gusto talaga? Yung pinakaayaw mo na mangyari sa buhay mo? Wala. Kasi, yung inisip ko kasi. Sobrang saya ko na. Si Gwen. Grabe, no? Doon ako nag-focus sa kanya. Alam niyo guys, mas yung sinabi ng negative kay Gwen. Pero ako, ang dami kong masabing negative kay Char lang. Totoo. Pero si Gwen, hindi siya maldeta, estrikta. Minsan, ganun. Si Gwen. Pero minsan, ganun din ako sa kanya. Kunyari, hindi lang siya makachat.
Sinasabi ko pati dito nag kasi minsan, hindi ako mag-online ng umaga, tapos ko nasa tanghali, walang business, good morning, ganun. Doon ako nangangang sa mga bago na siya. Ah, okay. Mga kunting, kunting, yan. So, for me ha, I'm so happy na, na meron jowa na si Puel. Alam mo ba bakit? Kasi ha, ito ha, nung nag-close kami ni Mama Gwen, syempre, alam ko na yung galing niya. Alam ko na yung buhay niya. Doon lang siya palag sa nag-alaga ng mama niya. Pupunta lang siya lang Mama Brenda. Tapos, uwi naman kinabukasan kasi yung mama niya, ganun. So, parang wala siyang kasiyahan. Ay, meron naman siyang kasiyahan. Siyempre, yung kapamilya natin, di ba? Kasiyahan natin. Pero, sa ating personal life, parang gusto nating mag-explore pa ng marami. So, I'm so happy po na nagka-jowa na po si Mama Gwen. Kahit hindi po siya maganda. Ay, sorry, sorry. Dito pala si Gwen. Oo, I'm so happy. I'm so happy na meron siyang inspirasyon. Ganon. Tapos, nakikita ko naman po na inalagaan mo si Gwen. Kahit, ano yung, ito ha, ito yung gusto ko talagang itanong sa'yo. Ay, ito na lang. Binibigyan ka ni Gwen ng mga mamahaling gamit. Hindi. Ha? Hindi na. Nagbigay siya sa akin. Patong parang sa akin. Ng? Ah. Ah, ganun. Sa akin yung first person. Tapos binibigyan ko rin siya. Pans. Give and take. Ganun. Ba't nandito ka, uy? Baka kasi kung ano-ano naman ang nagtatanong mo dyan. Ah, natatakot si Gwen. Baka kasi madula. But in fairness ha, pag wala ka doon nila Mama Brenda tapos si Gwen nandun, wala siyang ginagawang mali. Wala siyang ginagawang kasalanan. Kahit na yan. Ano, nang lalaki lang po. Kahit nandyan na iduldul na ayaw. Nung wala pa kami, no? Ikaw yung ano ko, supplier. Huwag ka maingi ka. Bugaw ka. So ayan, ano yung masasabi mo na lang sa mga supporters? Ang ito si Gwen, oh. Ano? Dapat lumayan, dun ka. Char lang. Okay, outro na, punta ka dito. Ano? So ayan everyone, na-interview na po natin ngayon si Chris. Chris ba? Si Chris, aka Lalang. Ay, ito Mama Gwen, hindi ka nagsisilos na tinatawag namin siyang Lalang. Okay lang kasi yun yung na ano niya, nakasanayan. Ah, okay lang naman kang Mama Gwen. Kasi tinatanong ko sa kanya kung okay lang ba daw sa kanya. Okay naman po sa kanya. So ayan everyone, nandun po sa aming likod. Actually, zoo po to. Sa likod po namin, yan po yung baboy damo. Happy! I'm so happy kasi nakapunta po ako dito sa lugar tsaka na na-close ko na si Lalang in person. Kasi ngayon ko lang siya nakausap one in one. Kasi pag isama siya ni Mama Gwen doon kay Mama Brenda, alam niyo ba ginagawa niya guys? Cellphone na tsaka ganun. Hindi po namin siya nakakausap, hindi po namin siya nakabalik. Ngayon lang. And I hope po na mag-vlog po kasi siya. Tapos, mag-vlog. May plano kang mag-vlogger? Wala. Naiyangag ko sa camera eh. Paano yan? Wala. Kaya talaga manonood. Paano yan? So, ayan everyone. Interview na po natin ngayon si Lalang. O, di ba, narinig nyo kanina na parang napilitan lang siya sa sarili niya na ilabi ko. A joke, Charis! So, ayan na lang. Ano yung gusto mong sabihin sa mga, syempre, supportive ka kay Gwen? Ano yung gusto mong sabihin sa mga followers, supporters ni Gwen? Oh, diba? Ang ganda po ng sinabi niya. Grabe. Ano yung gusto mong mga... Ano yung gusto... Syempre, meron ng supporters sa yung dalawa. Ano yung gusto mong sabihin sa mga supporters? Binabash po kami, sana po maging masaya na lang po ngayon sa akin kasi kami po masaya po.
Oo, yun importante. Kahit merong hindi masaya sa inyo, pero kayong dalawa, oo, masaya. So ayan everyone, thank you for watching my vlog. I'm so happy na na-meet ko po si Lalang in person at saka na-interview ko pa ha. Ayan, I'm so happy kasi binigyan niya ako ng oras na ma-interview ko siya kahit sakit ko sa lokalo. So ayan everyone, thank you for watching my vlog right now. And thank you so much Lalang for your time again. Happy birthday and thank you sa pag-imbita dito. Ayan everyone, huwag niyo pong kalimutan, suportahan po ang aking YouTube channel, Taishin Makarulay, at saka sa jowa po ni Lalang na si Jonathan Aguilar Gwen Komang. So ayan everyone, keep safe for everyone and have a nice day. God bless. Bye-bye!